Ano ba ang kaibahan ng chato sa palay? Pag sabi mong palay, palasyo. Pag sinabi mong chato, ay kastilyo. So, sa ating mga Pilipino, palasyo at kastilyo, parang isa lang. Parehas lang sila. Kasi ang hari nakatira sa palasyo, ang hari nakatira sa kastilyo. So, anong kaibahan nila? Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sa vlog ni Nonoy. And for this video, pag-uusapan natin kung ano ba ang nangyayari sa loob ng 4 na araw na formation civic pagkatapos niyong kumuha ng exam sa OFE. Dong sipakti! Every end of the day, makakatanggap kayo ng atestasyon na tinatawag na CIR, Contract Integration Republika. Sasabit mo to kapag magre-renew ka na para makakuha ka ng 4 years. Third day, itong third day ang pinakamasaya. Meron kaming translator. Yung translator namin ay si Ate Karen, yung Karen's Corner. Nagulat din kami, meron palang translator na pinay doon sa office. Pinag-usapan is more on history ng France. Doon siya nag-focus. Meron din siyang mga tungkol doon sa parentality, sa lunch, meron din siyang mga pahapyaw doon. Pero yung third day, mas nakapokus sa history ng France. Nakakatuwa. Marami kaming mga detaling nakuha sa third day. History and evolution ng France. Nung nakikinig ako, parang dinadala sa minakalumalumang panahon ng France. So, ito yung mga details na nakuha ko nung third day namin. So, bago tawaging France ang bansang to, dati ang pangalan nito ay La Gaule. Maganda pakinggan. La Gaule. So, yun ang dating pangalan ng France. Ang nakatira dito, ang tawag sa kanila ay Ligulwa. Panahon ni Julius Caesar. Yung Roman Empire. Kasi dati ang France, hindi naman ganun ka-powerful. Nung time na yon, yung pinaka-powerful talaga yung mga Romano. Yung mga Romans talaga. Sila yung nag-govern dito sa Europe. Nung 5th century. Sobrang tagal na. Tapos, ang language na ginagamit nila noon ay Latin. From La Gaule, naging Pransya noong 466 sa pangunguna ni Clovis Promier. Si Clovis Promier ang nagtatag ng pangalang France. At ang mga tao ay tinawag ng mga Français. Hanggang kay François Pommier. Ito si François Pommier, mag-jump na tayo kasi masyado pa maraming details. Hindi na masyadong interesting. Okay? Pero nandun pa, marami pa mga details bago ito. So, jump tayo kay François Pommier. François Pommier, siya yung nag-invite. Siya yung nag-hire kay Leonardo da Vinci. Pag narinig niyo yung pangalan Leonardo da Vinci, ikabit niyo sa pangalan niya si François Pommier dahil siya yung nag-hire kay Leonardo da Vinci from Italy and do several paintings, several obra maestra para sa France. François Pommier. Yan yung picture niya. Anong mapapansin niyo sa kanya? Ito ang panahon ng Moyenage or Middle Age. Ayon sa kwento ng professor namin, si Leonardo da Vinci daw ay merong attitude na sisimulan niya ang isang obra tapos hindi niya tinatapos. So, isa yan sa rason kung bakit na-irita o na-piste sa kanya yung mga Italiano. Dahil laging simula lang, hindi niya natatapos. Kung napansin nyo, yung Mona Lisa ay part ng pag-uugali ni Leonardo da Vinci na hindi tapos. Kung napansin nyo, wala siyang kilay. Pero napakaganda ng kanyang mata. Nung time ni Leonardo da Vinci, ito ay kwento ano, from the professor. Yung time ni Leonardo da Vinci, tinatry niya na yung 3D effect na nakalutang kanyang subject or may part ng body na gusto niya parang nakalutang. Yung Mona Lisa, yung second name niya ay La Joconde. Yung mata niya, kahit saan ka ang gulo tumingin sa kanya, para siyang nakatingin sa'yo. Kaya nahumaling yung hari ng France doon sa obra niya na yon dahil sa mga effects na to. Tapos, yung hari ng France na si François Pommier ay sobra-sobra ang paghanga kay Leonardo da Vinci. Nagalit yung mga Franse ng parang inggit na kanya bakit grabe ang treatment ng hari kay Leonardo da Vinci. So, para maiwasan yung gulo, ang ginawa ng hari, nagpagawa siya ng tunnel na magiging daanan niya papunta doon kay Leonardo da Vinci. Nung dumating si Leonardo sa France, binigyan siya ng hari ng chateau, ng kastilyo kung saan siya namalagi habang ginagawa niya yung kanyang mga opera. Ang pangalan ng kastilyo ay Chateau Clouzy. At dati, hindi naman daw ganun kasikat ang La Joconde or yung Mona Lisa sa Musée du Louvre. Dati daw, parang number 8 lang daw siya sa ranking. Kaya siya naging number 1 dahil sa isang crime na nangyari dito sa France noon na
minsang ninakaw yung La Joconde ng isang Italian national sa pag-iisip niya na dapat ang mga gawa ni Da Vinci, lalo na yung La Joconde, ay dapat nasa Italy dahil si Leonardo ay isang Italiano. Sinubukan niyang ibenta yung La Joconde. Pinuntahan ng isang expert para tingnan kung yun ba ay authentic, yun ba yung original. Nung na-prove na yun ang original, hinuli yung taong nagbenta nito dahil napatunayan na siya ang nagnakaw ng La Joconde. Pero hindi pumayag ang France na mapunta sa Italy ang La Joconde kahit na Italiano si Leonardo da Vinci, dahil nung time daw na pumunta si Leonardo da Vinci sa France, ang dala niya lang ay dalawang white canvas na empty, tapos yung mga paintbrush. So wala naman siyang dalang paintings na pumunta siya sa France pa paano naging property ng Italy yung La Joconde. Kasi lahat ng mga materials after nun ang nag-provide na yung hari. Yung tirahan niya, lahat magagamitin niya sa pagpinta, ang hari na yung nag-provide. And then yung hari yung nagbabayad sa kanya. Kaya dapat na lahat ng ginastos ng hari ng France para sa kanya, lahat ng ginawa niya dapat ay sa France. Rightfully na dapat sa France. Marami pa ang mga details yung La Joconde or yung Mona Lisa, pero ayoko na masyado elaborate para may thrill naman sa time nyo, diba? Noong 1539, ginawang official lingwaheng Franse. Lahat ng tao ay Franse na yung ginagamit. Lahat ng mga dokumento salin na sa wikang Franse. Kasi noon may halo-halo pa. Noong time kasi, meron din silang mga dialects. Kahit yung mga amo ko, tinanong ko pagkatapos kung may mga dialects ba sila dito sa France. Sabi nila, kasi yung mga matatanda kong amo, nakaabot pa ng mga dialects ng yung mga nasa kampan, yung mga nasa countryside ng France, yung mga nasa malayong probinsya. Yung iba daw sa kanila noon, gumagamit pa ng mga dialects. Mga panahong to, parang natunaw na, parang nawala na yung dialects. Kaya medyo sayang din sa kanilang history. Tapos nung third day din, parang marami din kaming na-discuss ng mga hari, na mga naging pinuno ng bansang France. Ito lang yung masyadong matumatak, yung mga masyadong napag-usapan namin. Yung si Charles de Gaulle, dating colonel, nakuha niya yung puso, yung simpatya ng mga tao. Kaya siya yung ginawang presidente nung huli. Pero yung pinakaunang president ng France ay si Napoleon III. Gustong-gusto ng mga French dahil siya yung nagbago sa France. Dati sobrang dumi daw, sobrang baho. Nung time ni Napoleon, nilinis niya kahit yung mga pier, pinagawa niya. Kaya kung napansin nyo, lagi nyo makikita pangalan na Napoleon III. Kasi siya yung pinakaunang presidente talaga ng France. Siyempre, sa mga hari, ang hindi din natin mawawala sa usapan ay si King Louis XIV na binansagang Ruasulez, the Sun King. Grabe ang kanyang pag-iisip noon. Masyado daw siya glamoroso noon. Siguro marami din naman sa inyo nakapanood or nakabasa ng history ni King Louis XIV yung nagpatayo ng Chateau de Versailles na sobrang expensive na lugmok talaga yung France. Parang na-bankrupt talaga ang France dahil sa project na yan. Dahil sa kanyang sobrang pagka-sophisticated na pagdating sa architecture, pag sinabi niya, hindi ko gusto to, palitan nyo to. Yan, palitan nyo yan. Yan, gusto ko yan. To, palitan nyo to. Tapos nag-i-import pa siya ng mga philanthropists mula sa ibang bansa para lang magtrabaho sa kanya. Ganun siya kagasto, hari noon. Sa mga naging hari ng France, syempre hindi rin mawawala yung pinakahuling hari ng France, si King Louis XVI. Silang dalawa ng kanyang may bahay na si Marie Antoinette ay in-execute doon sa Place de Concord, pinugutan ng ulo. Noong 1793, bumagsak ang monarchy ng France during French Revolution. Also, pag-usapan nyo rin sa history yung religion. Kasi nung time na yon, ang Katoliko talaga ang religion ng France. Tapos dati parang sinasabi na ang religion daw ay isa sa mga pinaka-powerful na batas dito sa France. Hindi ka rin pwede maging hari kung hindi ka Katoliko. Yun ang batas nila noon pagdating sa religion dito sa France. Okay, let's move on to the fourth day. Ito yung panghuling araw ng aming formation city. Marami kang pagpipilian dun kung anong gusto mong pasukin sa fourth day mo dahil yung iba may mga activities. Pero nung time namin, dapat may activities din pero hindi natuloy dahil nga dito sa confine mo, sarado yung mga museum na dapat bisitahin namin. So ang ginawa na lang, nagstay kami doon sa Montreux yun eh. Ang pinili namin ay culturel. More on culture of France. Normally daw, pupunta ka daw ng mga
museum para magbisita, para mas ma-explore yung culture ng France. Tapos minsan daw parang nagluluto rin kayo ng mga pagkain, pero hindi namin nagawa lahat yun. Yung iba naka-experience ng ganun, pero nung time namin, wala. Meron din sila parang emplua para tungkol sa mga batas, palalimin yung mga discussion pagdating sa batas ng trabaho dito sa France. Marami pang mga pagpipilian, pero nung time namin, nagkasundo kami mga Pinoy. Kukunin namin ay cultural, so sabay-sabay kami. So umikot yung usapan namin sa mga chato pinakita sa amin ng aming professor. Dahil ang France ay kilala pagdating sa mga chato. So, pag-usapan namin yung chato, may tinanong ako dahil ito ay kinlaro ko doon sa kanya. Ano ba ang kaibahan ng chato sa palay? Pag sabi mong palay, palasyo. Pag sinabi mong chato, ay kastilyo. So sa ating mga Pilipino, palasyo at kastilyo, parang isa lang. Parehas lang sila. Kasi ang hari nakatira sa palasyo, ang hari nakatira sa kastilyo. So ano ba ang kaibahan ng chato sa palay? So yun ang kinlaro ko sa kanya. So nagulat din siya kasi parang hindi din niya ini-expect na itatanong ko yun. Kasi sabi ko, sa lingwahe namin sa Pinas, pag sinabi mong palasyo, doon nakatira ang hari. Pag sinabi mong kastilyo, doon din nakatira yung hari. So anong kaibahan nila? So kinlaro niya, pag sinabi mong palay, doon nakatira ang hari. Pag sinabi mong kastilyo, doon din nakatira yung hari. Pero ang kastilyo is a secondaire. Parang second house. For example, ako, hindi ako hari. Pwede ba ako tumira sa palay or sa palasyo? Hindi. Pero kung ako, hindi ako hari, pero marami akong pera, pwede ba akong tumira sa kastilyo or chato? Ang sagot niya, yes. Ang lahat ng may pera, lahat na makaka-afford, pwedeng tumira sa chato, sa kastilyo. Pero ang hindi hari, hindi pwedeng tumira sa palasyo or sa palay. Ang palasyo ay para lang sa mga hari at reyna. Ang kastilyo ay pwede sa hari at reyna at pwede rin sa mga taong may pera. Okay, so yun yung kaibahan nilang dalawa. Sa France, meron daw 46,000 na castle. Dami, no? Chateau ito sa France. Mag-usapan din yung histories and landmarks. So, mga chateau, normally ang mga pag-uusapan nyo doon. And then, yung Eiffel Tower, kung paano ito nabuo, kailan ito nabuo. Yung Arc de Triomphe, ano ba ang sinisimbolize ng Arc de Triomphe. Also, isa sa pinaka mga interesting na pinag-usapan namin noong fourth day ay yung mga simbahan. Dahil nga, gaya ng sinabi ko, ang France ay napaka-religious nung mga panahong yun. Lahat sila Katoliko, merong mga Protestant pero hindi ganong kalakas. May mga M, hindi rin sila ganong kalakas kasi ang pinakamalakas noon ay yung Roman Catholic talaga. Nagtayo sila ng mga malalaking simbahan. Ang simbahan pala ay iba-iba rin. Nagsimula sa pinakamaliit, ang tawag ay chapel. Next, iglis. Sample meron doon sa Utoy, yun ay iglis. Merong cathedral. Siguro kahit sa atin sa Pinas, may mga katedral tayo naririnig. May katedral sa Bacol City. So ano ba ang kaibahan ng katedral sa iglis? Yung size. Yung laki niya. Tapos ang katedral, doon nakatira yung parang pinakamataas na priest. Parang yon. Yung pinakamataas. Kalimutan ko ano tawag doon. Pinakamataas na priest. Comment down below kung ano tawag doon. And then, meron pang mas malaki sa katedral. Tinatawag nilang basilica. Sa Saint-Denis, meron nun, basilic. Doon sa Anvers, basilic, tawag nila doon. So, merong apat, chapel, iglis, cathedral, and basilic. Basilic ang tawag sa pinakamalaking simbahan. So, yun ang masishare ko sa inyo para sa apat na araw na formation civic. Mas maraming history doon. Nakakatuwa na somehow sa ganitong program ng France na i-explore natin yung kanilang history. Napaka-rich in history talaga ng France. Nakakatuwa kapag umattend ka ng formation civic, marami kang madidiscovery. So, hanggang dito na lang ang mga detaling iiwanan ko sa inyo. I hope na kahit paano na-entertain ko rin kayo. Thank you so much guys for watching. Don't forget to hit like and subscribe to my channel, Vlog ni Nonoy. Merci et à bientôt!